Gagawa ng committee report si Senator Robin Hood Padilla ng Ibunyag ni 4th District later Representative Richard Gomez na may tatlong usapin sa charter change na pinayagan ni House Speaker Martin Romualdez. Si Daniel Manalastas sa report. Rise and shine, Daniel. Kahit hindi pa nilalabas ng PDP laban Duterte faction ang mga pirma ng kanilang miyembro para sa pagsuporta sa charter change, nagbigay ng instructions umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanila. To support the charter change. But as to the other instruction, let's wait till the resolution was signed by the last member of the National Council who's willing to sign the resolution. But we have already agreed and arrived to a consensus. When former President Duterte gave his instructions, sinabi niya talaga yung stand niya, and we did not deviate from that. I think unanimously, pumayag naman ang buong partido to support the move for charter change. Sa punong balitaan ng PDP laban, naroon si Senator Robin Padilla at si Congressman Richard Gomez na nagsusulong ng tsatsa sa Senado at Kamara. Paglalahad ni Goma, tatlong usapin sa tsatsa ang pinayagan na umano ni House Speaker Martin Romualdez. Tatlo lang. Number one, CONAS, Constituent Assembly, pumayag si Speaker. Okay. Pangalawa, economic provisions lang yung pag-uusapan natin. Pumayag si Speaker. Pangatlo, voting separately. Pumayag si Speaker. Yan yung stand ng House. So we agree on all the conditions that the Senate wants. Dahil sa binunyag ni Gomez, sabi ni Padilla, gagawa na siya ng committee report. Ibig sabihin, hindi ko na po itutuloy yung isang hearing ko, yung para sa CONCON, gagawan ko na po ng committee report, yung CONAS, para na po natin sa mga mahal nating kapatid sa Senado, iiksi na po ang proseso. Napakalaking bagay po na nagbigay daan ang ating malaking kapulungan. Katulad po ng sinabi niya, CONAS na sila, voting separately, at economic provisions. Ang linaw po noon, wala na po ako sigurong hihilingin pa. Pinawi naman ng mga mambabatas ang pangamba ng publiko na baka galawin din ang provision sa politika. Bakit naman hindi niyo pagkakatiwalaan yung mga nakaupo ng mga senador at mga congressman ngayon? Every year pinagkakatiwalaan nyo kami. Pag ginagawa natin, isa sa pinakamalaking batas na ginagawa natin every year, which is the budget law. And you trust all these people, the Senate and Congress, with trillions of pesos. Tapos hindi nyo pagkakatiwalaan, aamiendahan natin yung batas para yung constitution, para sa kabubuti ng bansa natin. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.